Lumaking si Glyza na tinuturing na prinsesa ng kanyang pamilya. Lahat ng gusto niya ay nakukuha dahil sa yaman ng kanilang pamilya. Nakapag-aral siya sa marangyang paaralan. Upang makabawi sa rangyang kanyang nararanasan, ay pinagbuti ng dalaga ang kanyang pag-aaral. Lagi niyang sinisigurado na mataas ang mga grado niya. Pangarap niya maging doktor sa hinaharap. Hindi dahil sa pera na kanya makukuha, kundi nais niya makatulong sa iba na manggamot ng ibang pasyente. Masasabi ng iba na perpekto na ang buhay ng dalaga, pero hindi lahat ng gusto niya ay natutupad. Paano kung isang kasal ang hilingin ng magulang para kay Glyza? Ang pakasalan, ang lalaki matagal na palang pinagkasundo sa kanya. Magawa ba niyang tanggihan ang mga ito? Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Samahan niyo po ako sana sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Glyza POV. Parato ako nakikinig sa mga sasabihin ng daddy at mami ko. Lahat ang gusto nila ay ginagawa ko. Hindi ko rin naman sila kayang suwayin dahil mabait naman sila sa akin at ramdam ko na mahal nila ako. Lumaki ako ang takot na madisappoint ang mga magulang ko. Malapit na ako makapagtapos sa pag-aaral. Sa aming klase, ay ako naging rank 1 at ganoon rin sa buong batch namin. Sa araw ding iyon, ay opisyal nang ipapaalam sa lahat ang isang kasunduan ng mga magulang ko na sobrang ayaw ko. Ito ay ang makasal sa anak ng mayamang may-ari ng kumpanya, ang De La Cruz Company. Ako ay makakasal sa kanilang nag-iisang anak na si Adrian De La Cruz. Si Adrian ay kilala sa buong school namin dahil na rin sa gwapo ito at lalo na sa yaman. Bata pa lamang kami, ay magkakilala na kami ng binata. Dahil sinasama kami ng mga magulang namin kapag merong event, at madalas nang nakikita sina daddy at ang daddy ni Adrian. Pero kahit matagal na kami magkakilala, ay hindi kami naging close kahit minsan. Hindi rin kami nag-uusap. Parang hindi lang kami magkakilala kapag nakikita. Nasa bahay kami ngayon ng mga De La Cruz. Dito pinagdiwang ang pagtatapos namin ni Adrian. Dito rin mangyayari ang pag-aanunsyo sa lahat tungkol sa kasal namin ng binata. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you all for coming to this wonderful night. We're here to celebrate the graduation of my son, Adrian De La Cruz, and to the beautiful daughter of Rivera Group Company, Glyza Rivera. I'm very proud to the both of you. Wika ng daddy ni Adrian. Nagpalakpakan naman ang lahat. Pero hindi lang yan ang magandang balitang maririnig natin sa gabing ito. Dahil pinapaalam namin sa lahat ang lalapit na pagsasama ng aming kumpanya at kasalan ni na Adrian at Glyza. Saad naman ni Daddy. Lahat sila ay tumingin sa amin ni Adrian at binati kami. Glyza POV. Good morning, ma'am. Saad ni Yaya Celia. Good morning po. Sabi ko naman at gumiti rito. Umupo ako sa upuan. Ilang minuto pa ay binigay na sa akin ni Yaya ang coffee. Nagpasalamat ako at tumigop ng kape. Umalis na po pala si Sir Adrian. Sa office na lang daw po siya kakain. As usual, ni kahit minsan, ay hindi pa kami nagsasabay sa pagkainan. We're just married on papers, but not in the real world. Minsan, noong madalas, ay hindi kami napapansinan. It's already 2 years when we get married. Naging mas tumibay pa ang kumpanya namin dahil sa pag-merge ng dalawang kumpanya. Pagkatapos kong kumain, iniyaya ko ng mga kaibigan ko na pumunta sa mall. Wala akong work ngayon, kaya pumayag ako. Nasa cafe kami ngayon.
kasama ang dalawa kong mga kaibigan, sina Rose at Karen. Ibig sabihin, ilang taon na lumipas, hindi pa rin kayo nagkakasundo. Saan pa ni Karen? Buong marriage life niyo, ganyan na lang kayo? E paano kayo magkakaanak niyan? Saan naman ni Rose? Ano ka ba naman? 24 pa lang ako. Anong anak-anak ang sinasabi mo? Depensa ko. How about talk to him first? Hindi kayo magkakasundo kung hindi kayo mag-uusap. Tsaka girl, nasa isang bahay lang kayo. Giit pa ng wika ni Karen. Ano siya, sinuswerte? No, hindi akong unang magpapapansin sa kanya. Tsaka I think, kakayanin ko naman na hindi kami magpansinan. Kahit ilang years pa yan. Pagmamatigas ko pa. Sus! Baka nga in love ka na dun, hindi mo lang sinasabi. Panunokso na wika ni Rose. Ay nako, never ako may in love sa kanya, no? Tinignan nila ako na parang hindi lang niniwala sa akin. Hindi rin kami nagtagal sa mall dahil pinatawag ako ni Daddy. Pinasundo niya ako sa driver niya at dinala sa company namin. Sinalubong ako ng sekretary niya. Nasa meeting mo po ngayon ng daddy niyo, Ma'am Glyza. Sabi niya, hintayin mo na lamang daw po siya sa office niya. Nagpasalamat muna ako sa driver namin at sumabay na sa sekretary ni daddy. Tuwing meron kami nakikitang mga empleyado, ay bumabati sila sa akin. Dumadalaw rin kasi ako paminsan-minsan dito, lalo na kapag pinapatawag ako ni daddy, kaya kilala na nila ako. Nakarating na kami sa office si daddy. Umupo ako at nilapag sa mesa ang bag ko. Do you want some coffee? Tea or juice, ma'am? Water na lang po, Mr. Chua. Salamat po. Nagpaalam na sa akin si Mr. Chua at lumabas ng office. Kumuha naman ako ng libro sa shelves at nagbasa. Dumating na rin ang water ko at sinabayan na ito ni Mr. Chua ng snacks. 20 minutes rin na nakalipas nang dumating na si Daddy. Hi, Dad. Wika ko tumalik sa pisngi niya. I'm sorry, Iha. Pinaghintay kita ng matagal. Madami kasi kaming pinag-usapan sa meeting. Umupo siya sa upuan niya at tinanggal ang salamin nito. Walang problema, Dad. Hindi naman ako nagmamadali. Do you want some water? I will tell Mr. Chua. Huwag na, anak. Okay lang ako. Umupo na ulit ako sa upuan ko. Okay, Dad. Bakit niyo nga pala po ako pinatawag? Well, hindi naman ito importante. Pinatawag rin kita dito so that I can see you. It's been 3 weeks when we see each other. It's so nice to see you again, Iha. I'm happy na mukhang okay ka naman sa buhay mo ngayon. Kumusta pala ang marriage life mo? I'm not happy, Dad. Naisa na niyang sabihin pero nagpigil siya. Okay naman po, Dad. Adrian and I are getting along with each other po. Talaga ba? Mabuti naman, Iha. Lagi kasi nababahala ang mami mo sa'yo. Nag-usap pa kami ni Daddy sa maraming bagay. He also told me if gusto ko ba daw na i-handle ang kumpanya. But this time, I said no. Mabuti na lang dahil okay lang din naman sa kanya. Sinabi niya, nasa pisang ko na si Randy niya, ipapahandle ang company kapag nakapag-desisyon na siyang mag-retiro. Okay lang rin naman sa akin. Raden and I are friends since we're 10 and he is a really nice person. Hinatituli ako ng driver namin pa uwi sa bahay. Pagdating ko ay wala pa rin si Adrian. Naligo muna ako at nagbihis ang pantulog. Pagbaba ko ay ready ng dinner. Plato ko na lang inihanda sa mesa dahil gabi na ako umuwi si Adrian. Yung pinakamaaga niyang uwi is 9 PM, which is patulog na ako. Yayaseli ako chicken adobo. At ang totoo, Yayaseli's food is the best. Masarap siya magluto at mag-alaga. Ramdam ko ang pagmamahal niya bilang isang ina. Kaya kahit papaano, ay nababawasan ang pagkamis ko kay mami. Adrian POV. You need to recheck this part again. I told you. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na hindi natin pwedeng gamitin ang design na to? It's so bright.
adjust sa color. And make this point bigger, okay? Yes, sir. You may go. Sir Adrian, 9:30 na po ng gabi. Kailangan niyo na po mang pahinga. Saan ang sekretary ko? Okay lang ako. So, anong ginagawa ni Glyza ngayon? Sumandal ako sa upuan ko. Nagpakita po siya sa mga kaibigan niya at pumunta sa company nila. Mukhang pinatawag siya ni Chairman Rivera. Safe ba siya nakauwi? Tanong ko pa. Yes, sir. Inihatid po siya ng family driver nila. Bumuntungan niya ako at tumingin sa relo ko. Maraming salamat, Cindy. Let's go home. Kinuha ko ang bag ko at lumabas na ng office ko. Glyza POV. Naglalakad ako ngayon sa hallway ng ospital. Katatapos ko lang i-check ang mga pasyente ko, kaya wala akong magawa ngayon. Napadaan ako sa isang room at napansin ko na naghihimpakay ang nanay ng pasyente. Excuse me, ma'am. Discharge na po ba kayo? Tanong ko rito. Nagtataka lang kasi ako dahil kahapon lang naoperahan ang anak niya. Nagre-request pa lang ba ako kay Doc? Hindi na po kasi kaya ng ipon ko ang bayarin dito sa ospital. Napatingin ako sa bata na natutulog pa. Sandali lang po, ma'am, ha? Kakausapin ko lang po yung doktor ninyo. Wika ko pa. Lumabas na ako ng kwarto at hinanap si Dr. Oscar. Nakita ko siya sa nurse station at tumitingin ng mga charts. Doc Oscar, tawag ko. Lumapit naman ako sa kanya. Oh, Doc Glyza, ano bang meron sa atin? Nilapag niya ang chart at tumingin sa akin. Yung patient mo sa room 207, nagre-request na ma-discharge. Hindi ba masyadong risky pa? Tanong ko pa. Oo, tama ka. Kinausap ko nga yung mother niya. Ganyan rin ang sinasabi ko sa kanya. Kaya lang di na daw nila kaya yung bill. Kaya sila na lamang daw bahala na mag-alaga sa bahay nila. May kulang pa silang bayarin dito. Kaya di pa ma-approve yung discharge nila. Kawawa naman yung bata. Eto na lang, Doc Oscar. Ako na lang yung bahala sa remaining fees nila at sa magiging bayarin nila. Basta tapusin lang nila yung mga antibiotic at paggaling ng bata. Saad ni Glyza. Talaga ba, Doc? Tumangon ko sa kanya. May pinag-usapan pa kami bago ko pumunta sa accounting office at pre-nassess ang bayarin ng mag-ina. Iniwan ko ang card ko sa kanila at sila na ang bahala doon. Nakatingin lang ako sa labas habang umihigop ng kape. Andito ko ngayon sa cafe na malapit lang sa ospital. Bigla akong nagutom kaya bumili na rin ako ng ilang snack. Wala naman akong surgery ngayon kaya may time ako makapagmerienda. Napatingin ako sa mga estudyante na nagtatawanan sa gilid. Tatlong babae at dalawang lalaki. Namiss ko tuloy ang college day ko. Kahit sobrang nakaka-stress, masaya pa rin ako kapag kasama ko mga kaibigan ko. Naalaala ko pa noon, dito kami tumatambay dahil dito rin palagi pumupunta ang crush ni Rose. Kaya pinipili talaga niya kaming tumambay dito para makita lamang ang crush nito. Kaya bumalik sa akin ang lahat ng alaala ng kabataan ko. Rose POV. Karen, Glyza and I are best friend since we're high school. Nasasabayan namin ng trip ang isa't isa kaya naging close kaming tatlo. Nang malaman ko nagkakasal na si Glyza, talagang nagulat ako. Noong una, hindi pa ako naniniwala dahil si Karen nagsabi sa akin. Pero nang si Glyza na, naniwala na ako. Nalaman ko rin na si Adrian ang magiging asawa niya. Well, ganyan talaga kapag mayaman. Uso talaga ang arranged marriage. Mabuti na lang at di kami ganito kayaman. Kaya nagagawa ko lahat ng gusto ko. Minsan inaawa na rin ako kay Glyza dahil sumusunod na lamang siya palagi sa mga magulang niya. Pero sa totoo lamang, hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi nagugustuhan ni Glyza itong si Adrian. Mayaman, matalino, masipag, lalo na at gwapo pa. Ano pa ba ang ayawan niya kay Adrian? Aaminin ko, nagka-crush ako kay Adrian nung high school pero nawala rin ito.
dahil nabaling atensyon ko kay Lucas. Di ko nga lang alam kung asan na siya ngayon. Mabuti nga si Glyza ay may asawa na. Pero ako, eto wala pa rin nobyo. Oy Rose, napatingin ako kay Karen. O bakit? Really? Kanina pa ko nagsasalita dito, tapos di ka pa rin nakikinig? Ani niya. Ano ba kasi yun? Tanong ko naman. Ay nako, ayoko nang ulitin. Eto na lang, birthday ni Brandon bukas, kaya sumama ka. Brandon? Sino namang Brandon? Tanong ko pa. Rose, lutong ka ba ngayon? Si Brandon, yung kaibigan ng boyfriend ko. Wika pa nito. Ano, sasama ka ba? Wala naman akong gagawin bukas. Wala naman akong trabaho. Okay, sige, sasama ako. Napangiti naman siya at may tinawagan. Makikikain na lang ako doon. Sinabihan rin ni Karen si Glyza, pero hindi raw siya pwede dahil may trabaho siya, kaya kaming dalawa na lamang raw. Simple lang ang sinuot ko. Nag-skirt lang ako na kulay pink at white na damit. Ayaw ko rin naman bonggahan at baka mampagkambalan pa akong birthday celebrant. Nang makarating na kami, ay sinalubong kami ng boyfriend ni Karen. Nagyakap ang dalawa. Harap-harapan talaga. Oo na, ako nang single. Pasok girls, wika na paparating na lalaki. Happy birthday Brandon, wika namin ni Karen. Binigay namin ang regalo at pumasok na sa bahay nila. Malaki ang bahay nila at kitang kita kung gaano siya kayaman. Inihatid niya kami kung saan kami dapat umupo. Bilog na mesa ito na pwede ang anim. Umupo na nga kaming tatlo. Umupo na rin si Brandon at ang isa pa niyang kaibigan. Meron pa daw siyang inaantay na isa pa na malilit lamang daw. Nagpaalam muna ako na pupunta ng CR. Pagdating ko sa CR, ay inayos ko ang makeup ko dahil medyo magulo na ito. Pagkatapos ko magayos, ay nagugas muna ako ng kamay at lumabas ng CR. Nanaglagang panyo ko, kaya huminto ko upang pulutin iyon. Nakayuko ako ng lakad dahil inaayos ko ang panyo ko at bigla ko may nakasalubong. I'm sorry, I was. Inangat ko ang ulo ko at nagulat ako sa nakita ko. Rose, is that you? Saad nito. Lucas, pare. Wika naman ni Brandon na papalapit sa amin. Rose POV. Sobrang nahihiya talaga ako ngayon. Bakit di ko ba inisip na baka pupunta rin si Lucas, ay alam ko naman na magkaibigan ng mga to. Inom lang ako ng inom ng tubig habang nag-uusap sila. Katabi ko si Karen at katabi naman niya ang kanyang nobyo. Balang left side ko ay si Brandon at kaharap ko ngayon si Lucas. Round ang mesa namin, kaya kitang-kita namin ang isa't isa. Friend, dahan-dahan lang sa tubig. Baka malasing ka niyan. Wika ni Karen at ngumisi pa. Uuwi na ako, Karen. Bulong na saat ko rito. Natatandaan niyo pa ba noong graduation? Naagaw ang attention ko sa sinabi ni Brandon. Kainis naman. Huwag naman sana nila pag-usapan yun. Wika ni Rose sa kanyang sarili. Oo naman. Uncle ni Rose no? Hindi ko talaga inakala na magtatapat siya doon. Saad ang nobyo ni Karen. Pinikit ko mga mata ko sa kahiyan. Alam naman natin na iba talaga ang karisma nito si Lucas sa mga babae. Pero pagdating kay Rose, ay talagang ako na nagulat. Hirit pa ng wika ni Brandon. Tigilan niyo na nga yan. Nahiya na yung tao oh. Rinig kong saway naman ni Lucas. Tumingin ako sa kanya at umiti siya sa akin. Sana din na lang ako sumama ngayon. Saad ko pa sa aking sarili. Glyza POV. Tawa ako ng tawa habang nagkikwento si Karen sa akin. Nag-video call kami ngayon at kitang-kita ang inis sa mukha ni Rose. Grabe naman kayo sa akin. Baka nung pakas ako sinama doon, Karen. Siguro alam mo na pupunta siya doon, no? Plano mo talaga ang lahat.
wika ni Rose kay Karen. Bakit ka ba kasi umiiwas? Eh samantalang noon, kung saan siya pumupunta, eh sumusunod ka sa kanya. Ngayon naman tago ka ng tago dyan. Saad naman ni Glyza. Iba naman kasi noon sa ngayon. Tsaka yung nangyari sa graduation natin, sobrang nakakahiya talaga. Eh parang wala namang problema yung si Lucas. Hindi nga siya naiilang sa'yo eh. Sabi naman ni Karen, inasar namin ang inasar si Rose hanggang sa inantok na kami. Inend ko na ang call at bumaba para uminom ng tubig. Pagbaba ko, inakasalubong ko si Adrian na mukhang kararating lamang. Hindi kami nagpansinan at dinaanan lamang isa't isa. Kumuha ko ng baso at kinuha ang pichel sa rep. Nagsalin ako ng tubig sa baso. Gising ka pa pala, Ma'am Glyza, sabi ni Yaya Celia. Uminom lang ako ng tubig. Kayo po, bakit di pa kayo natutulog? Inihintay ko pa po kasi si Sir Adrian. Baka po kasi nagugutom. Umakyat na ako si Adrian sa taas at mukhang papahinga na. Magpahinga na rin po kayo, Yaya. Okay po, Ma'am. Sige po, good night. Nilagay ko sa lababo ang baso at pumunta na sa kwarto ko. Nagilamos na rin ako at naganda na para matulog. Maaga pa akong nagising dahil dumalaw si Mami. Pagbaba ko, ay nangluluto siya at naghahanda na sa mesa. Tumutulong sa kanya si Yaya Celia. Good morning, Mami. Wika ko at humalik sa pisngi niya. Sorry, anak ha. Akala ko kasi gising ka na. Kaya pumunta na ako dito. Wika naman ito. Okay lang po yun, Ma. Ang bango naman ito. Sad ko at inamoy ko ang pagkain. Sabay kami ni na Mami at Yaya Celia na kumain. Hinanap pa nga niya si Adrian, pero sabi ni Yaya, ay maaga pa siyang umalis. Nag-aalala kasi si Mami na baka nagugutom si Adrian dahil sabi rin ni Yaya ay umalis siya na hindi nakakain. Pinagsabihan niya ako na dapat inaalagaan ko daw ang asawa ko. Nilagay ni Mami sa lalagyan ng kanin at ulam at nilagay ito sa isang maliit na bag. Sinabi niya sa akin na ako na mismo maghati nito sa asawa ko. Naligo at nagbihis na ako. Pagkatapos ng ilang oras, ay nakarating na ako sa kumpanya ng mga Dela Cruz. Good morning po, Ma'am. Wika ng sekretary ni Adrian. Tinext ko kasi siya na darating ako rito. Kinuha niya sa akin ang dala ko at sinamahan ako papunta sa office ni Adrian. Marami ang nagtataka na nakatingin sa akin. Ngayon lang kasi ako nakapunta dito. For sure, hindi nila ako kilala. Napatigil kami na biglang may tumawag sa kanya. Wait lang po, Ma'am Glyza, ha? Wika nito. Oo naman, no problem. Saad ko naman. Sinagot niya ang tawag at ilang minuto pa ay binalikan niya ako. I'm sorry, Ma'am. Hindi ko na po kayo masasamahan. Pero malapit na lang po ang office ni Sir dito. Pagdating niyo po sa dulo ay lumiko lang kayo at dumiretso lang po kayo. At sa pinakalas na pinto, ayun na po ang office ni Sir Adrian. Importante lang po ang tawag, sabi niya. Don't worry, kaya ko naman. Maraming salamat. Ngumiti muna ako sa kanya at saka naglakad na. Pagdating ko sa pinakadulo, ay lumiko ako at dumiretso lang sa lakad. Nakita ko na ang huling pinto at ang nakasulat na pangalan ni Adrian. Kakatok na sana ako nang may narinig ako sa loob. Sir Adrian, I told you. I love you, sir. Kung hindi kayo mahal ng asawa nyo, hayaan mo ko na mahalin ka, sir. Nagulat ako sa aking narinig. Binuksan ko pinto at nagulat ako sa nakita ko. Nakatalikod si Adrian at nakayakap sa likod niya ang isang babae. Glyza? Nagulat na wika ni Adrian at tinanggal ang kamay ng babae sa baywang niya. Ano ang kahinatnan nang nakita ang tagpo ni Glyza? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.